Magandang araw mga ka-ems! Kamusta po kayo? Ngayon po ay magbibigay ako sa inyo ng munting kaalaman about sexually transmitted infection or tinatawag nating sexually transmitted diseases. Masyadong malawak, no? Kapag sinabi nating sexually transmitted infection, ang usually po na isa dyan na pinaka-common is Neisseria gonorrhea. Ano po ba ang Neisseria gonorrhea? Yung Neisseria gonorrhea, ito po ay common na tinatawag nating tulo na caused by Neisseria gonorrhea bacterium. Usually po, ang ini-infect nito is the mucosal membrane of the reproductive tract, including the cervix, uterus, and the fallopian tubes in women, and urethra in both men and women. Kaunting kaalaman po, usually po kasi ang UTI po, hindi po common yan sa lalaki kasi gawa ng mahaba ang kanilang urethra, which is mas common po ito sa ating mga babae kasi mas maikli po ang urethra ng babae. Okay, kaunting trivia lang po yun. Okay, so usually po ba, paano po ba natin nakukuha ang tinatawag nating tulo? Ito po ay nakukuha natin, syempre sa pakikipagtalik, through oral, anal, and syempre, natural intercourse. Okay, so ano po ba yung risk, yung mga risk factor? Unang-una po, ang risk factor po nito, yung mga sexually active, less than 25 years old. Pwede rin naman po ito sa mga 40, 70, basta sexually active tayo. Okay, another, history of sexually transmitted infection na hindi po na-treat. Kasi tayo po, mahilig po tayong magkameron ng tinitreat lang po natin self-medication, kumbaga. Another is, hindi po gumagamit ng condoms. Pangatlo, polygamous. Hindi tayo multiple partners. Mahilig tayo makipag-partner sa iba't ibang hindi naman po natin alam kung infected o hindi. And then, MSM, male sex with men. And then, sharing of or using unprotected sex toys. Okay, so nagkakaintindihan po tayo ha. And then, ito pa po pala ha, napapasa po ang gonorrhea rin sa pag ikaw ay nanganak. Ibig sabihin, it is passed through childbearing, childbirth. Ibig sabihin, yung mommy, through dun sa infected si mommy, ipapasa niya yun dun sa kanyang baby. Okay, next, ano po ba naman yung mga symptoms ng gonorrhea? Okay, unang-una sa babae muna tayo. Nahihirapang umihi. Laging masakit ang pag-ihi. Pagpupunta ka sa CR, parang di mo ang sakit-sakit po. Parang may burning sensation. Hypogastric pain. Yung pong inyong puson, laging masakit. Kapag nakikipag-sex, ang sakit. Hindi natatapos ang sex sa sobrang sakit. And then, excessive vaginal secretion. Ang dami-dami mo laging secretion. And then, tinatawag nating nagkakamayroon ng menstruation in between. Katatapos mo lang ng menstruation, meron na naman. So yan po usually yung common sa babae. About naman sa lalaki, ano po ang common? Masakit din pong umihi. And then, hypogastric pain. Masakit. And then, nag-iiba yung kulay ng penis nila. Eh, pero depende naman po yun. Kung puti siya, tan, or pinkish ba siya? Eh, depende naman po yun sa kulay ng ating balat. And then, unang-una, scrotal. Scrotal po. Masakit yung ating balls. Masakit yung balls nila, hindi pala sakit. Sa kanila, masakit ang scrotal balls. Scrotal pain. Testicular pain. And then, recurrent history of UTI. Lagi pong may, ano to, lagi po silang may UTI. And then another pa, ano pa po ba? Burning sensation. Kapag po umiihi, sobrang sakit na. And then yung pong lumalabas sa kanilang ari. Yun po yung pinakang keywords doon na lagi pong pumupunta sa doktor. Ano ang kulay? Minsan po, puti, yellow, or green. So, ibig sabihin, pag ganun po, yun po ay tulo na. No? Okay. So, ano naman po ang mga ano to? Yung pong usually symptoms in all genders. Ha? Tatandaan nyo po, makati ang lalamunan, throat itchiness. Kapag ikaw po ay nakikipag-oral sex. Kapag naman po ikaw ay nakikipag-anal sex, ano naman? Siyempre, nagkakamayon ka ng itching and discharge. Kapag sa puwet mo, kapag siyempre pag pumupupo ka, hindi yun ano, sasabihin nyo, Dok, baka naman may almoranas, hindi po almoranas. No? So, kaunting trivia, bakit ba tayo nagkakameron ng ano to, ng
ng ato ng gonorrhea. Ito po ha, hindi po ang gonorrhea nakikinakukuha sa pakikipag lips to lips. Baka akala nyo, porke nakikipag-lips to lips ka na sa taong infected ng gonorrhea, mapapasa. No, it's not. Another, hugging. Yakap-yakap. Then yung, holding hands. Hindi rin po yun. And then another, utensils. So sa utensils, nagsusubuan kayo, hindi rin din. And then another, yung uubo, hahatching, hindi rin po. Hindi po siya droplet. Kundi po siya ay but secretion po siya. Fluid secretion through vaginal or semen with infected person with gonorrhea. Okay. So, ano po ba yung mga causes ng gonorrhea? Unang-una, ang causes niya, syempre, nakikipag-sex ka sa infected person. Lalo na kung ikaw ay maraming ka-sex. Syempre, hindi mo naman chine-check. Pinapa-check mo ba yan? Kung may positive ba yan sa gonorrhea or what? Sex ka lang ng sex? Bawal yun. Okay. Another is, so, ikaw nakikipag vaginal, vaginal intercourse, anal, or oral without protection. Okay, so let's say for example, oral sex, wala kang condom, anal sex, wala rin condom, and then using unprotected sex toys, yung mga infected, na hindi naman ginagamit, palit-palitan, so hindi nililinis, so what will happen? Nagkakameron po yun, yun po ang isa sa mga sources ng gonorrhea. Okay, ano ang prevention? Of course, ano ang prevention natin? Use condom. Lagi natin sinasabi, safe sex. Okay, be loyal to your partner. Huwag kasi puro isang kalabit lang sa'yo, magandang babae, gwapong lalaki, go na, no, it's not. Ha, remember, sabi ko nga sa inyo, be always loyal to your partner. Mapaasawa mo ba yan, mapag-girlfriend mo pa yan, or whatever. Basta pag-partner mo siya, siya lang at siya lang at siya lang. Okay? And then, another pa. Kaya pag kayo pinagkakasakit ng UTI, or kahit anong sakit, wag po kayo mag-self-medicate. Kasi yan po rin ang isa sa mga nagiging sanhi, kaya kayo nagkakamera ng recurrent. Okay, kapag po kayo ay may nararamdaman, pumunta po ka agad sa pinakamalapit na doktor. Pa-check po agad kayo. Sabi nga, prevention is better than, prevention is better than cure. Hanggang sa muli, si Dr. M nagpapasaalala sa inyo, health is wealth.